Kumusta mga boss? Welcome back to our channel. At sa video na to, pag-uusapan natin ang One Hand Axe plus Shield build ng isang whitesmith or blacksmith. As always mga boss, short disclaimer lang no. Hindi tayo expert sa mastersmith, hindi tayo Ragnarok expert. Ang mga isi-share ko sa video na to ay pawang mga galing sa sarili kong experience and pagkakaunawa sa Ragnarok. Also, sa guide na to, ito ay more of recommendations lang. Walang hard rule na nagsasabi na ito lang dapat mong gawin o ito lang ang dapat mong i-build. Lahat ng yan ay magdidepende sa inyo as a player kung ano yung final decision nyo, kung ano yung gusto nyong gawing maging final output ng inyong character nyo. Yung mga isasuggest ko dito ay pawang guide lamang or para bigyan lang kayo ng idea kung paano i-build yung inyong mga character. So, una natin pag-usapan is yung priority stats. Ano ba yung mga stats na for me, yun yung mga dapat unahin natin or palakasin natin dun sa ating whitesmith or blacksmith. Unang-una, kailangan natin syempre yung strength. Dapat wala tayong ibang palalakasin na stat from the very beginning kundi strength. Strength lang ng strength hanggang ma-reach nyo yung level 80. And then, pag tungtong nyo ng level 80, meron kayong dalawang option. Either magdagdag kayo ng dex para sa haste or magdagdag kayo ng vitality for more tankiness. Ako personally, yung character ko, since ako ay naghahabol ng haste, lahat nung extra stats ko, nilalagay ko dito sa dex. Yan ay personal preference. Pero pwede kayo maglagay ng vitality kung gusto nyo. Ang next na stat na kailangan natin is yung haste. Haste kasi ito yung nagko-control kung gaano kabilis yung variable cooldown ng ating mga skill. Ideally, dapat yung variable cooldown ng mga skill natin pagka minus yung variable cooldown natin dun sa variable cooldown ng skill, dapat yan ay zero. For example, etong blue na cooldown, na variable cooldown, ito yung cooldown nung skill mismo. And then, etong minus 20 seconds, ito yung variable cooldown na nanggagaling sa haste ko. So, ibig sabihin nito, wala na siyang variable cooldown. So, ang cooldown na lang nagagana sa kanya is yung fixed cooldown. Then, tignan natin yung Savage Lash, ganun din, 20 minus 20. Hammerfall, 18 minus 18. Cart Revolution, 15 minus 15. Yung Midas Touch, 20 minus 20. Ang susunod na stat na kailangan natin i-focus bilang isang one-hand axe haste build mastersmith is yung physical penetration. Physical penetration, ito yung bumabasag sa physical defense ng kalaban. So for example, merong 100% physical defense yung kalaban. Para mabasag mo yung physical defense sa yun, dapat meron ka ding around 100% physical penetration. After nun, tsaka lang papasok yung iba nyong damage. Paano kung wala kayong physical penetration? Let's say nag-concentrate kayo sa attack. Lahat ng attack nyo, papasok or tatama muna siya doon sa physical defense ng kalaban. And then, lahat ng sosobra, yun lang yung magiging damage doon sa kalaban. The rest, ia-absorb lang siya ng physical defense. Kaya sobrang importante ng physical penetration. Please take note na kapag may physical penetration ka, hindi ka dapat kumuha ng crit or ng critical. Kasi hindi nagpapatong yung dalawa. Critical, by default, ignore defense na yan. If meron kayong critical, kailangan nyong alisin yung crit. Kaya hindi rin recommended na maglagay kayo ng luck. At hindi rin advisable yung mga items na nagbibigay ng crit. Concentrate lang tayo sa physical penetration. A next na stat is yung final P damage bonus. So, ang pagkakaalam ko mga boss, ang final P damage bonus, ito ay papasok after ng physical penetration. Okay? So, una, papasok muna yung attack. Ngayon, kung meron kayong physical penetration, sagi ng physical penetration yung shield, yung sobra ng attack, papasok yon, tsaka lang mag-a-add yung final P damage bonus. Kaya importante yan kasi sa pagkakaitindi ko, napakagandang combo ng P-pen tsaka final physical damage bonus. Ang next na kailangan nating pataasin bilang isang one-hand axe mastersmith is at the current meta yung HP. Meta, sinabi kong meta kasi ito yung pagdating sa cards. Currently, lahat ng cards na ginagamit, not only for whitesmith, pati sa ibang characters, lahat ng mga armor cards nila is puro HP.
Kasi yung HP naman, by default, makukuha natin yan every time na nag-upgrade tayo ng mga armors. So, binibigyan tayo ng HP niyan. And then, since one hand plus shield tayo, meron din tayong HP na kukuha sa shield. Ngayon, kung dadagdagan mo pa ng HP cards, edi mas mataas yung HP mo. Yun yung meta. Pero meron akong isang off meta, iniisip kong ganun yung gawing build ko sa aking character, which is yung mga damage reduction. Kung ano yung mga damage reduction na yan, mamaya pag-uusapan natin, pagtungtong natin sa cards. Pag-usapan naman natin ngayon yung mga armors na pwede nyong gamitin as isang whitesmith. Unang-una, pwede kayong mag-whiteset. Actually, lahat ng whiteset pwede ninyong gamitin. Magdidepende na lang yan kung ano yung gusto nyong set effect. Isa sa mga bagay na kailangan natin tandaan para dun sa armors natin, if gagamit kayo ng whiteset, if gusto nyong mas ma-maximize yan or kung gusto nyong makahabol yan, doon sa iba pang armors, ay wag na wag nyong kakalimutan na i-tier up yan. So, paano ba mag-tier up? Meron kayong dalawang option para i-tier up yung inyong mga items. For example, itong aking mga white na GTB items, pwede kong i-click and then equipment upgrading kung saan na yung maglalakad papunta dun sa NPC. Ang isa pang way is pupunta kayo sa Frontera and then NPC on current maps. Then, meron dito Golden Thief Bug Set Armor Upgrade. Kung yung item na gamit nyo is galing kay Golden Thief Bug, sa Frontera yan. Kung yung item ay galing kay Drake, yan ay dapat sa Islud, yung Drake set. And then, kung galing naman kay Osiris, yan ay manggagaling sa Morok. Ayan, Osiris Set Armor Upgrade. And if galing kay Strove, yan ay manggagaling sa Alberta. NPC, ayan, Strove Set Upgrade. Ayan, armor. Mga boss, huwag din natin kakalimutan na importante para mas mataas yung survivability natin. Huwag kalimutang i-refine and i-upgrade yung ating armors. Upgrade yan yung nandito sa gilid. Itong number na to. Itong level. Also, quick tip mga boss, no? Huwag kayong malilito pagdating doon sa level na nakalagay dito. Itong level na to, hindi nito ibig sabihin na level 25 yung item. Ibig sabihin lang nito, level 25 bago nyo maisusuot yung item. Maraming baguhan sa game na nalilito doon. Akala nila level 25 yung item. Hindi. Ang totoong ang level talaga o level upgrade level ng item nyo is itong number na to. A next armor set na pwede natin gamitin para sa isang whitesmith is yung mga blue items. Okay? Or yung mga blue set. So, kung mapansin nyo, ako ay gumagamit ng Glorious Muffler. So, ito ay in-upgrade ko. Nag-umpisa ako sa Adventurer and then naging Veteran. Tapos, in-upgrade ko na ngayon sa Glorious. And once na magkaroon ako ng items, i-upgrade ko na to for Imperial Guard. Please take note na ang blue items by default ay mataas ang stats compare sa white. Kung titignan nyo dito, yung level 25 na leather jacket, ito yung galing kay Osiris, ang base defense lang niya is 38. Ang counterpart niyan sa blue ay yung Adventurer. Ang Adventurer ay merong 56. Walang upgrade, walang refine, yan na yung kanyang default stats na ibibigay sa inyo. So, isa yan sa advantage ng blue items. Pero, please take note na unang-una, magastos buuin ito. Not unless kayo ay swerte sa gacha at makakuha kayo agad ng blue items. And second, maaaring maging cost sa inyo ng delay yung blue items dahil napakahirap nitong i-refine dahil maraming materials ang required for refining kumpara sa white. So, please take that into consideration kapag kayo ay gagamit ng blue. Pero, ang isang advantage ng blue items or ng blue armor, ang plus 4 ng isang blue item is katumbas ng plus 6 na puti. Technically, mas mataas yung stats talaga na binibigay ng blue compared to white. Yun nga lang, mas accessible ang white kasi napakadali nitong i-upgrade, madaling i-refine, at madaling bilhin. Anytime, kung makikita nyo, napakamura niya. 1,280 meron ka ng isang leather jacket. Ang next na armor set na pag-uusapan natin is yung Valkyrie. Valkyrie, ito mga boss, I would consider this as endgame armor dahil sa sobrang taas nung stats na binibigay nito. Kung mapapansin ninyo, napakataas nung stats na binibigay niya. 120 at level 1. Although, mahirap dito is yung pagbili dahil ang kailangan nyong gamitin dito para bilhin is Valkyrie coins. At para ma-tier up nyo to, kailangan nyo rin ng bumili ng same item or same armor. Kailangan nyo ng duplicate nitong item nito, tsaka nyo lang siya matitirin
natitira. Ang isa pang magandang armor is yung Odin's Blessing. Ito yung Odin's Blessing. Ngayon, ang problema dito sa Odin's Blessing, napakatagal bago nyo to mabubuo. As in, sobrang tagal. Dahil yung Odin's Blessing, mabibili nyo lang to gamit yung mga blessing items na mabibili nyo galing sa Endless Tower. Ito talaga definitely para to sa endgame. Kasi ganun katagal siya i-farm. Not unless kayo ay mag-whale at bibili kayo by crystal. Pero other than that, napakamahal nito. Ang difference ng Valkyrian Armor sa Odin's Blessing, ang Odin's Blessing, yung set bonus niya, is nakafocus sa damage. So this is more for DPS. Increase final damage bonus by 2.5% for 6 seconds up to 5 stacks. Kumpara sa Valkyrian Armor, ang Valkyrian Armor is nakafocus naman for survivability. Kasi habang tumataas yung damage na nakukuha nyo, binabawasan niya yung damage. Increase final damage reduction by 5% for 10 seconds. So ito more on survivability, etong Odin's Blessing more on DPS. One thing to consider kung nagbabala kayong mag Valkyrie armors or Odin's Blessing, since yan ay violet, kung mataas yung requirement ng blue items when it comes to refining, di hamak na mas mataas yung nire-require ng Valkyrie set. Pero yung stats na ibibigay din naman niya sa inyo is mas mataas din. So ang plus 4 ng Valkyrie armor or Odin's Blessing na armor ay katumbas ng plus 6 na blue or plus 8 na white. So, ang next natin pag-usapan is yung weapon na pwede natin gamitin. So, nandito yung mga options natin. Kung titignan nyo mabuti, halos wala namang pinagkaiba yan. Ang main difference lang nila, unang-una, yung level requirement para maisuot nyo sila. Pangalawa, yung source. Itong Vexer Axe galing kay Strauf. Windhoek ay galing kay Osiris. Marauding Axe ay galing kay Corsair. And then yung Orcish Axe galing sa GTB. At, syempre, yung kanilang mga base stats. Yun lang ang pinagkaiba niyan, mga boss. Pero yung actual na stats, pare-pareho yan. Lahat yan, physical attack plus penetration. Pag pipili kayo ng weapon, ang isa nyo kailangan i-consider is yung set effect. Meaning, for example, kung kayo ay kukuha nitong Orcish Axe, so meron kayong Golden Spike. Para ma-maximize nyo to, dapat gagamit din kayo ng mangilan-ngilang piraso ng armors galing kay GTB. Same thing with this, eto, Marauding Axe, since galing to kay Corsair, dapat may mga gamit kayong armors na galing kay Corsair or accessories and talisman. Isang bagay na kailangan nyo tandaan para ma-maximize yung damage ng inyong mga weapon is as much as possible, i-refine nyo na kagad to at least to plus 4 para mas ma-maximize yung damage. Also, dapat to i-upgrade nyo agad to level 100 for maximum damage. Also, sa white weapons, wag natin kakalimutan na mag-tier up. So, yung Orcish Axe tsaka Marauding Axe, mapapansin nyo magkaiba yung kanilang base. Pag ito, na tier up nyo, yung base attack nyan, even without the upgrade and refine, magiging kapareho ng Marauding Axe. So, yun yung purpose ng tier up. So, wag nyo kakalimutan na i-tier up yung inyong mga weapons. Next naman natin is yung blue weapons. So, kung mapansin nyo ako, ang gamit ko ay Glorious Axe. Kagaya na lang nung sa aking armors, nag-umpisa ako sa Adventurer, and then naging Veterans, and then eto Glorious. Isa to sa mga nag-cause sa akin para bumagal yung progress ko. Napakahirap kumuha ng items para magbuo ng weapon. Kung titignan nyo sa Exchange Center, requirement nyan is Straw. So, swerte na lang ngayon at ngayon meron nang nagbebenta directly, no? In the past, mga boss, ito ay pre-ordered. Meaning, kailangan mo maghintay ng 2 o 3 araw para lang makakuha ng 8 pieces. Ganun siya kabagal, mga boss. Kaya, naging cost siya ng delay for me. Swerte dito, na-capture natin dito, available na siya. Pero, take note, mga boss, ha? Para makabuo kayo ng isang axe, kailangan nyo ng 100 pieces nito. So, kung pagbabasihan natin itong price na to, so, 3,090 multiplied by 100, so, 309,000 crystals ang kailangan nyo para makabuo. Bukod ba doon yung Agi Stone na kakailanganin nyo? Itong Agi Stone 2, kung makikita nyo in urgent demand. So, hindi ko pa rin mabuo yung Imperial set ko dahil dito. Or yung Imperial Guard Web Axe dahil dito. And, hindi pa enough yung smelting ko para dyan. Isang bagay lang yan na kailangan nyo i-consider if kayo ay magbubuo ng blue na weapon.
Next naman natin pag-usapan is yung shield. Ito, very similar dun sa weapon, mga boss, no? Pwede rin kayong gumamit ng white set. Make sure lang na nagko-complement yung inyong shield sa inyong playstyle at sa inyong set bonus, okay? Pagka white, maraming option para sa inyong shield. Pwede kayong pumili ng shield na gibigay ng HP at physical damage reduction. Etong strong shield, kasi bibigyan kayo nito ng physical attack at the same time, bibigyan kayo nito ng max HP. Eto, bibigyan naman kayo ng physical penetration. Eto ay kagaya nung ano nyo, 100 ducks, merong pipen. So, ganun din tong guyak shield. Bibigyan kanya niya ng additional pipen. At the same time, bibigyan kanya ng HP. Bibigyan kanya ng defense and physical damage reduction. Then, sa refinement, bibigyan kanya ng final physical damage reduction and final physical defense. Ito yung isang masasabi kong pinakabagay sa atin. Pagtungtong ng level 80 nga lang. So medyo matagal to bago natin ma-achieve. Ito yung memory book at nagbibigay to ng haste and maximum HP. For me, sa lahat ng white items, ito yung pinaka-best shield for us. Kasi bilang one-hand axe user, napakababa ng ano natin. Napakababa ng haste natin. Kaya nga, for a very long time, na-stuck tayo doon sa GT EB na accessories dahil yun dito. Dahil yan sa haste. Kulang na kulang tayo sa haste. Ang next natin pag-usapan, mga bosses, yung blue na mga shield. Pagdating sa blue shield, meron kayo laging 4 options kapag magka-craft na kayo. Unang-una, yung adventurer's shield o yung normal na shield lang. Meron namang buckler, merong kite shield at merong square shield. Tignan natin ano-ano yung bawat isa sa kanila. Tignan natin yung normal na shield lang. Yung shield lang, bibigyan kanya ng max HP at the same time, bibigyan kanya ng physical damage reduction. Kung titignan nyo mabuti, yung stat na ibinibigay ng blue shield, napaka taas, 2363. Kung ikukumpara nyo dun sa white shield, so 1-5, level 25 yan ha, yun yung katumbas ng adventurer. So 1-5, kung ikukumpara mo sa blue, nabibigyan ka ng 2363. Pero hindi ko mai-recommend itong adventurer's shield. Bakit? Kasi ito ay magbibigay lang sa inyo physical damage reduction. So pagka tinira kayo ng wizard, hindi gagana to. Also, masyado ng tanky pag ito ang ginamit ninyo, wala na kayong damage. Unang-una, babagal kayo magpalit level up pag ito ang pinili niyong shield. Pangalawa, kagaya nga nung nauna kong sinabi, masyadong concentrated to physical damage reduction. Kahit sa PvE, mga boss, mayroong mga spell na pinapakawalan yung mga monster. So, yung mga spell na yon hindi mabablock itong shield. More on yung normal attacks lang nung ano. Physical attacks lang ng mga monster ang mabablock ito. Ang next na shield is yung buckler. Ito, mga boss, hindi ko rin i-recommend to kasi ito ay magbibigay ng magic damage reduction. So, ito, very specific for magic damage naman. For me, hindi siya advisable. Next is yung kite shield. For me, ito yung best na magagamit natin kasi bibigyan tayo ng physical damage bonus ito and final physical damage bonus sa refinement. Ito ay tutulong magpataas ng damage natin kasama ng ating weapon. For me, this is the best shield. Next is yung adventurer square shield. Ito naman, mga boss, hindi rin applicable para sa atin dahil ito ay magic damage bonus. So, ito is more on maya advice ko to para sa mga priest or sa wizard. Hindi ito pang blacksmith. At dyan po nagtatapos yung first part ng ating video. Kung nakatulong po sa inyo yung video na ito, huwag po sana nating kalimutan na i-like at mag-subscribe sa ating channel. Malaking tulong po sa atin yan. And magkita-kita po tayo ulit sa susunod nating video kung saan pag-uusapan naman natin ay yung mga naiwan natin dun sa part 1, which is yung cards, yung skill, at yung shadow equipment. Again, maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa uulitin po, peace!